Welcome back again dito sa aking channel, and for today's video ay i-share ko sa inyo kung paano ko na unfreeze yung YouTube revenue ko. So alam ko na napakaraming mga katulad ko na gusto talagang malaman ano ma-resolve ang ganitong case. Pasasalamatan ko muna lahat ng subscribe sa akin, mga 0 subscribers hanggang ngayon. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, please consider to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka nga sa mga bago kong mga uploads. So let's start! Guys, ako si Nan Sora. Gumagawa ako ng mga YouTube tips at YouTube tutorial. Meron din akong lifestyle, food, biblical, at travel. Kung gusto ninyo ang ganyang klaseng content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel at i-check ang mga videos na ginagawa ko. So, yun nga no, nadismaya talaga ako nung nakita ko yung analytics ko na yung revenue ko hindi siya nag-increase. Kaya naghanap ako ng paraan, nag-research ako kung bakit naging ganito yung revenue ko. So, upon my research, tuklasan ko kung paano siya gawin at ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano. So, huwag niyo pong skip ang video na to dahil ituturo ko sa inyo step by step ang mga details kung paano siya gawin. Madali lang naman siya. So, unang-una, just make sure na nakapag-login po kayo o nakapag-sign in kayo sa inyong Google account para mapunta po kayo sa inyong channel. So next step, type your YouTube channel, youtube.com pala. Yan. Pakipindot po dito yung 3 dots sa upper right corner, tapos check yung desktop side. I'm sure nandyan yung logo ninyo sa inyong picture, yung sa profile ninyo. Press nyo lang. Tapos punta kayo sa your channel. Tapos punta ka dito sa customize channel. So ngayon punta ka dito sa left corner. Dito, itong may square. Yan, ganyan. Sa dashboard. So, dito mo makikita sa pinakataas. Message notification, parang ganon. Chat is loading. So, nag-start na siya joining. Kaya hintayin lamang. Nang sinabi na niya, "Hi there, how are you?" So, lahat ng mga concerns ninyo regarding sa revenue ninyo, dyan ninyo i-chat sa kanya dahil magre-reply talaga sila ng tama at i-guide talaga kayo. Yan. Katulad sa akin, ipapakita ko, okay? So, pag-start nga ng conversation namin, ay sinasabi ko na lahat sa kanya ang mga concerns ko regarding my revenue. Tapos yun, nagpapalitan na kami ng mga sagot, mga tanong, ganyan. Tapos, nakita niya ang analytics ko at sabi niya, wala naman daw problema sa aking revenue, stable naman daw. Pero sabi ko sa kanya, kung stable, bakit siya nag-freeze? So, sabi niya na huwag lang daw ako mag-alala dahil tutulungan niya ako at i-check pa niya ulit. At yun nga, sabi niya sa akin na maghintay ako ng araw na ito dahil may email siya na i-email sa akin. Yun nga, nag-email talaga si YouTube sa akin. Tapos, masaya ako dahil nung kinabukasan, chinecheck ko, yun, okay na, stable na yung revenue ko. At sana ay nakatulong din sa inyo ang video na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Next week ay pag-uusapan natin paano mo maiwasan na ma-demonetize ang inyong channel. Kasi napaka-importante ng channel natin. So alam ko na marami na naman din na na-demonetize ngayon dahil nga sa mga maling activity na ginagawa no, ng bawat channel. Kaya hindi na po ako magtatagal. Hanggang sa muli. Paalam!
siya na dahil nga ay nag-freeze yung revenue ko. So alam ko na napakaraming mga ano ma-resolve yung ganitong case. So kung paano ma-resolve ang ganitong case. So pasasalamatan ko muna lahat kung na yung revenue ko hindi siya nag-increase, palagi na lang siyang decrease at nag-stop talaga siya. So nag-stop talaga siya. Kaya huwag niyo pong skip ang video na to dahil ituturo ko sa inyo sa susunod na i-upload ko next week ay pag-uusapan natin.